Good day mga kakanto, so biyahe tayo ngayon papuntang Nagcarlan, Laguna. Yep, susubukan natin ang ating motmot na nagliab last week. Titingnan natin kung okay na ba siya pag long ride. So biyahe tayo mga 200 kilometers balikan. So buti pa yung biyahe mga kakanto, may balikan. Kasi minsan akala mo nakalimot ka na sa piling ng supportive na tropa, mali pala. Hindi ka pala nakalimot talaga, nasanay ka lang na wala na siya. So pansamantala, lalayo muna tayo sa maingay na syudad upang makapag-relax. Kasi kapag medyo feeling ko pagod ako, ride yung ginagawa kong stress reliever. Punta ako sa magagandang lugar, especially sa mga lumang simbahan. So tara, samahan niyo ako. Pero bago tayo lumayo, tandaan yung palagi mga kakanto, na ang pinakamahirap na parte ng paglayo sa taong hindi ka kayang mahalin ay ang katotohanang hindi kanya hahabulin. Mention natin ngayon, uunahin nating puntahan yung sementeryo nila. Ang tinawag na nag-iisang sementeryo sa ilalim ng lupa sa buong Pilipinas. Baka may bakante pa, ilibing na tuloy natin yung pag-ibig niya sa akin na matagal niya nang pinatay. Kami tayong magandang lugar na nadaanan. Nandiyan ang Kaliraya Lake, Pagsanhan Falls, Mahayhay at iba pang lugar, pero hindi ko na tinagilan. Bakit? Kasi ganun po ang ugali ko. Kapag may mahal po ako, yun lang. Doon lang po ako nakapokus. Kasi ang tunay na nagmamahal, parang estudyanteng nag-e-exam. Hindi yan lilingon sa iba kahit nahihirapan. Kung bago ka lang sa aking channel, please hit like, comment, share, and subscribe mga kakanto. Sa page na Basdos daw ang pamagat, Tago sa puso naman ang banat. At syempre, pakihit na rin ang notification bell para dire-diretso ang ating kwento. Dumating na tayo dito sa Libingan sa ilalim ng lupa ng Nagcarlan. Ito ay historical landmark na matatagpuan sa Bambang, Nagcarlan, Laguna. Ang libingang ito ay ginawa noong 1845 ni Father Vicente Velloc sa may paanan ng Mount Cristobal para maging libingan ng mga taga doon. Samantalang ang underground chamber sa ilalim ng chapel naman ito ang nagsilbing libingan ng mga paring Espanyol at ng mga kilalang tao noong panahon na yon. Sana pwedeng ibalik yung araw ng una kitang nakilala. Hindi tulad ngayon na halos hindi mo na ako maalala. At ayon nga sa kasaysayan mga kakanto, merong 214 nicho na apartment type dito sa labas ng chapel. So ang sabi nila 120 nicho kada kabila ang gilid. So makikita yon dito sa labas. Samantalang ang loob naman o yung tinatawag na pinaka-underground cemetery ay merong 36 na nicho kung saan nakalibing ang mga paring Espanyol at saka ilang mga prominenteng tao noong panahon na yun. Yan ang tinatawag na history mga kakanto. Ngayon sa mga babaeng mahilig mangungkat ng mga nakaraan, kung patuloy mong babalikan ang nakaraan, edi sana nag-major in history ka na lang. Ang kailangan nyong gawin ay move on, kalimutan ng nakaraan, mahalin ang kasalukuyan at magplano para sa kinabukasan. Kasi aminin man natin at hindi mga kakanto, sadyang may mga taong gusto mo nang ibaon sa limot. Pero, syempre, may mga tao din naman na masarap ibaon sa lupa, di ba? At syempre mga kakanto, sa hindi matatapos ang kwento kung sa loob at sa labas lang. Syempre dapat meron din tayong kuha sa taas. Sa totoo lang mga kakanto, ako namangha din ako sa nakuhaan natin kasi syempre hindi mo sukat akalain na merong isang ganitong lugar pa na matatagpuan sa gitna ng kumbaga syudad kasi nasa halos kabayanan na to, well developed na yung lugar sa paligid niya. Pero ito, intact na nanatili at napanatili ang kanyang kagandahan. So, totoo nga yung sabi nila, di ba, na dapat huwag tayong maging dayuhan sa sarili nating bayan. Tangkilikin po natin yung magagandang tanawin at itaguyod po natin ang turismo ng ating bayan. So, yan na po ang isang mabilis na kuha mula sa inyong Papa Josh. Yung parang ang bilis ng panahon tulad ngayon, di ba? Kanina, mahal ka pa niya, maya-maya may kalandian ng iba. At syempre bago tayo umuwi mga kakanto ay dadaanan natin ang simbahan ng Nagcarlan.
Siyempre, di ba nga, meron tayong matandang kasabihan, mga kakanto, na pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Ang masasabi ko lang, sana all. Sige nga mga kakanto, comment down lang po yung nagsasabing merong forever. Kasi para sa akin mga kakanto, lahat ng relasyon ay may hangganan. Magiging forever lang yan kung parehas kayong lumalaban. So yan mga kakanto, medyo malayo rin dito sa pinanggalingan natin, dito sa underground cemetery, yung simbahan ng San Bartolome. So kulang-kulang 1 kilometro siya. So habang bumabiyahe tayo mga kakanto, gusto kong samantalahin yung pagkakataon para batiin na rin yung tropa natin at saka yung supporter natin mga kakanto. Shout out sa'yo Dexter Makalinaw. Subscribe nyo din yung channel niya mga kakanto, isa siyang coin hunter. So nangongolekta siya, bumibili siya ng mga lumang pera, yung talagang kakaibang coins natin dito sa Pilipinas. So shout out sa'yo tropang Dexter, mabuhay ka hanggang gusto mo. So shoutout din sa mga iniwan ng shota, kalma lang, okay? Move on agad. Hindi laging maalo ng dagat, ang buhay hindi laging puro olat. Hindi mo kailangang manghinayang sa taong ikaw mismo ang sinayang. So yun na nga mga kakanto, matapos ang ilang shoutout, nakakating na din tayo dito sa simbahan ng San Bartolome. So sa gilid tayo nagpark kasi walang parking dun sa harap. One way lang po siya, tas maliit yung kalsada, kaya dito tayo sa gilid. May parking dito. So yan, nasa gilid ako ng simbahan mismo mga kakanto. Ang ganda ng lugar kasi kita nyo naman, diba? Napaka lumang simbahan, talagang ma-amaze ka kasi bihira na yung ganito. Lalong-lalo na yun nung galing pa tayo sa city. Kumbaga pag nakikita ko to mga kakanto, naiisip ko yung mga dalagang Pilipina. Yung talagang merong taglay na simpleng ganda, tapos hindi naaakit sa pera. Kasi mga kakanto, ang tunay na kayamanan ay hindi base sa kung magkano laman ng bulsa mo, kung ano yung meron ka. Ang tunay na kayamanan ay kundi ang kabutihang laman ng puso mo. So, ito na yung aerial shot mga kakanto. Ito yung paligid ng simbahan. So, hindi ko na kayang patagalin pa yung drone natin kasi alam nyo naman, katulad ng lagi kong sinasabi, budget meal lang po yung drone natin. Cheap drone, kumbaga, wala po tayong pangbili ng mamahaling drone. Pero, sana mapagtiyagaan nyo yung kuha kasi hindi din naman ako ganung kagaling. Pagdating sa larangan ng photography, siyempre, hindi rin po ako mayaman para bilhin yung kahapon. Pero, handa akong utangin ang bukas, makasama ka lang maghapon. Siyempre, ito na naman po ang inyong katotot katuting, ang dakilang kanto terrorist. Siyempre, walang iba kundi ang nag-iisang Papa Josh na nagsasabing kapag nangako at di mo tinupad, hindi dapat pangako ang tawag doon. Ang tawag dapat doon ay paasa. Yun lamang po mga kakanto at maraming salamat. Sana po ay patuloy niyong suportahan ang aking channel. Hanggang sa muli po, maraming salamat.